Ayan, ayan! Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, may bago tayong recipe sa Vince Kitchen. Gagawa tayo ng homemade garlic longganisa. Ayan. So stay lang kayo para makita nyo kung paano gawin yung ating garlic longganisa. Punta na tayo sa kitchen guys para makita nyo kung paano siya gawin. So ayan, ito na yung ating mga ingredients sa ating garlic longganisa na homemade. So meron tayong 1 kilo na pork giniling. Yan. And then meron tayong garlic. Ito crinash ko lang or dinurog ko yung ating bawang. So 3 cloves to ng garlic. Yan. So isasama nyo lang yan. Pwede nyo pang dagdagan kung gusto nyo yung mga mahilig sa garlic dyan. Yan. Mix lang yan. Tapos meron tayong soy sauce. Yan. 1 kutsarang soy sauce lang. And then meron tayong patis, 1 kutsara din. Yan. Meron tayong salt. Yan. Mga half lang nung kutsara. Then meron tayong black pepper. Yan. Yan, mga 1 kutsara lang din. Pwede nyo dagdagan kung gusto nyo. And then meron tayong sugar. Ito, pwedeng white sugar, ako yung red sugar yung ginagamit ko. Yan. 2 kutsara. And then meron tayong liquid seasoning. Yan. So mga ano lang yan, mga halos 1 kutsara at kalahati lang. Yan. Huwag naman sobrang. Yan. Yun, ganun lang siya kasimple guys. Yan, tapos imimix lang natin yan mabuti. So magugas kayo ng kamay pag gagawin nyo to. Yan. Mix lang yan. Pwede nyo lagyan ng pampalasa. Yan, yung mga nabibiling pampalasa dyan. So, sa akin okay na yan. Importante sa akin yung maraming garlic. Yan. Yan, i-mix nyo lang mabuti. And then later, hayaan nyo lang siyang mag-marinate ng mga 30 minutes. Ilalagay natin siya dun sa ating sausage casing. Ito, ganyan yung itsura niya. Yan. Dried sausage casing. Yan. Nabibili ito online. Yan. So, pwede kayong bumili online. I-search nyo lang dried sausage casing. Yan. So, para hindi na kayo maghanap ng bituka ng gagamitin. So, bituka rin siya. Collagen skin ang tawag dyan. Pero dried. Yan. So, later, pagkatapos natin mamarinate, pabalikan ko kayo kung paano siya ilagay dito at paano siya itali. So ayan, simulan na natin ipasok yung ating ingredients dun sa ating hug casing. So meron akong ganitong para imbudo siya. Parang funnel. Pinasok ko lang dito yung pinaka-skin. Tapos lalagay nyo. Pwede nyo na lang siyang kamayin. Yan, kasi nasa bahay naman tayo. Wala tayong machine. So ipupush nyo lang. Yan, i-hold nyo lang dito. Then ipupush nyo papasok. Yan. Medyo maliit kasi nabili kong hug casing. Yan. So, ganyan lang gagawin nyo. Until mapuno lahat. Yan. Ganyan, o. Oh. So, pansinin nyo. Yan. Until mapuno siya. At mamaya, pag natapos natin siya, itatali natin siya. Papakita ko naman sa inyo kung paano siya itali. Yan. So, pansinin nyo, yan. Maliit yung nabili natin, eh. Pwede kayong bumili. Depende sa size. So, ito kasi yung size na nabili ko. Yan. So, pag puno na siya later, papakita natin kung paano siya itali. Yan. Ipupush nyo lang ganun, no? Papasok. Yan. Para mapuno siya. Yun. Medyo matagal to, so babalikan ko kayo later. So, ito tapos na yung ating homemade garlic longganisa. Yan. So, nakalimutan kong bagitin kanina. So, yung hug casing, babad nyo muna sa water bago nyo siya lagyan ng ingredients. Yan, para mas matibay siya. So ngayon itatali na natin siya. Depende sa inyo kung gaano kalaki. Yan.
Sa akin, gusto ko maliliit lang eh, yung parang chorizo lang siya. Yan. Tapos, ipupush nyo lang para hindi masyadong siksik na siksik. Yan. And then, bubuhol nyo lang siya ng, yan. Ikot nyo lang, yan, ganun lang siya. And then, mga dalawang tali lang. Yan. Putulin nyo na lang para, yan. Tapos, puro ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang. Yan. So, ganyan yan. Papakita ko later pag natapos na siya. Yan. So, yan. Ito na itsura niya. Yan. So, pwede nyo na siyang lutuin. So, pag lulutuin nyo, same lang nung mga longganisa. Lalagyan nyo muna ng water, konti. And then, pag nag-subside yung water, tutusukin nyo siya. Then, saka nyo siya lalagyan ng oil. So, ganun lang. So yan, simple lang siya. So tapos na yung ating homemade garlic longganisa. And then yung yarn, nabibili to sa market, yung pangluto talaga siya na ginagamit sa mga longganisa. Ayan. So yan, i-try nyo na rin siya at masarap yan. Ayan. Thank you ulit sa pagsama sa akin today guys. Hanggang sa muli. Thank you for watching Vin's Kitchen. If you wanted to order food, just call us at our number, which is 0999-221-9446. Again, the number is 0999-221-9446. Trays are now available. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram accounts. Just type in Vin's Kitchen. Please always watch, like and share the videos that you love and share it with your friends. And if you're new on this channel, please subscribe to Vin's Kitchen. And please don't forget to comment down below. If you have any suggestions or you want to be shout out on the next video, just comment down below. Thank you so much for watching. Always support us guys. Stay safe.